Eh, ang bibig. Masakit pa yung ulo mo? Bibig niya. Ay, grabe. Grabe ka! Kaka-baby! Hello, hello mga langga mo, pagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay ako ng latest update at syempre ng sarili kong opinion batay lamang o base sa ating napapanood. Dito kasi sa vlog o sa live ni Kuya Panding PH kung saan nga ay nagbigay sila ng latest update kay Lola Ninita kung saan ay hindi pa rin talaga magaling itong si Lola Ninita. Nahihirapan talaga siya kumain at walang ganang kumain. Pero dito natin makikita yung mag-asawang Kuya Panding PH at si Ma'am Lani ay walang sawang naghahatid ng pagkain at sinusubuan pa talaga nila ng pagkain si Lola Ninita para lang makapagkain kahit ng konti kasi nga kailangan ni Lola Ninita na gumaling kasi nga sa mga edad ni Lola Ninita ay napakahirap pag nagkasakit. Kaya mga langga, panoorin natin. Natin si Lola Nits ang uling. Wala na daw uling si Lola Nits. Ang tinapay, lugaw. Ayun, lugaw. Kumusta, nakakakain na to? Bibig. Masakit pa yung ulo mo? Bibig niya. Patingin nga yung ano mo, dito sa may lalamunan mo. O parang ano pati. O. Ano ka, magmumog lang ano, ng tawas? O kaya mag-ngata ka ng talbos bayabas? Po, good evening po Kuya Panding from kay Ate Maymay. Ay, magandang gabi. Beth Balmore, sila po Kuya Panding Montalban Rizal. Nagugutom na talaga si Gupo. Eh, pag nagugutom ng tao, nakusa na yan. Tapos ngayon, yung am naman na nilugaw. Mona Lisa Orbon, good evening po, get full some Lola Nietzsche. Hello po, good evening from Merly Castro Nebo. Yung sukling 200, pambili nyo na ng ano dito. Hindi ko pong gatas yan. Kami gatas akong dala niyan. Nasa na. Bilang mo pa rin, kulang yan. Asukal, kape, bili niyo. Kanina po ibabay. Sa uling, naglapit na si Lola ni Nita, makain sila. Kaya mo na magkain? Okay. Mapasubo na naman. Pasubo na naman yung babing may ugam. Ate Nits. Kami. Oo, sa ulitin na, wag na magpara ice cream, wag na magpara malamig. Kami kain ka, Ate Nits. Kaso na kami kumain ka. Ay, grabe. Grabe ka. Kaka, baby. Mantalang ako, di ako sinusubuan yan. Ikaw lang. Naglalamin si Lola Nitz, shout out from Milano. Ayan, Montalia Rossi. Beth Loves, yan, magandang gabi Kuya Panding. Ayan, shout out. Ayan mga kalinga pa, pasupport naman po ng channel ng aking pong anak. John Mix TV 2.0. John Mix TV 2.0 kasi po na-demonetize po yung kanyang channel. Masakit pa sa'yo? Yeah, wag pong magsasawa ah, mag-subscribe dahil po talagang ganun talaga ang buhay ng YouTube. Ate, ano na maligam-gam? Kita nyo? Gamot. Gamot. Para ano? Damihan natin ng kaunti para sumabit-sabit dun sa lalamunan ni Ate Nitz. Sumabit-sabit talaga. Mamaya, inumin mo to ah, Ate Nitz. Inumin mo to mamaya. Maligam-gam yan. Okay na yan. Basta saidin mo lang yan, inumin mo siya lahat. Pahalo mo dyan, pahalo. Yung vitamins, yung ano niya, ano, janitor, yung kanyang antibiotic, meron. Ma'am Teresita Gustafsson, ayan ni Lo watching from Sweden. Kumusta na si Mama Nitz? Sana gumaling na. God bless you. Always stay safe, always. Ayan, ayan po. Ayan, napapasubo. Papasubo na naman. Karong aki, biglang na ano. Karne yan. Bilang ko sana si Lola Nitz nung ano, kaya lang wala pong stock doon sa amin pong binibilhan ng gamot. Katulad po ng binigay ko kay Lola Dorote. So ayun,
na mga langga, ano, nakita natin na pumunta na naman itong si Kuya Panding Pits at si Ma'am Lani sa kabahay ni Lola Ninita. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Kuya Panding Pits, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo at huwag nyo kalimutan na pindutin yung bell notification bell button para naman updated kayo sa mga bago nilang upload. Kaya dito mga langga, nakita natin na dumalo nga itong mag-asawa kay Lola Ninita. Alam naman natin na parang nanay na talaga nila si Lola Ninita. Simula noon hanggang ngayon ay hindi talaga nila pinapabayaan kasi nga ay hiningi na talaga nila dito kay Kuya Val na kung pwede ay sila na yung mag-aalaga o magtitingin kay Lola Ninita noon pa kasi nga malapit lang yung bahay nila doon. Kaya naman ay kahit anong oras ay mapuntahan nila itong si Lola Ninita at mamonitor naman. Dito makita natin kung gaano talaga kabait itong mag-asawang Kuya Panding at Ma'am Lani. Dito nagdala na naman sila ng isang sakong uling kasi wala na daw panggatong itong si Lola Ninita. May dala pa siya yung kurtina, meron dala siyang damit na tinahay ni Ma'am Lani, meron din siyang lugaw at ano gamot ni Lola Ninita, di ba? Napakabait talaga ng dalawang mag-asawa. Hindi ko alam kung paano si Kuya Panding PH magalit kasi yung boses niya ay napakalambing. Parang hindi ko alam kung paano magalit talaga to. Lalong-lalo na, ay, Nanay Nits! Ayan, napapatawa talaga at napapasmile ako lagi pag nagsasabi siya ng Nanay Nits. Ayun, diba? Kasi napakalambing, parang Ilongga style din siya. Napakalambing ng boses ni Kuya Panik. At saka maraming salamat dito sa kanila kasi nga hindi talaga nila pinapabayaan si Lola Ninita. Silim mula noon at dinalangan nila dito sa hospital. Dito makikita natin si Lola Ninita na nahihirapan talaga sa pagkain. Walang ganang kumain si Lola Ninita kasi nga may ugam siya at pag lumulon siya ng pagkain ay masakit pa rin. Kasi nga kahit naman na dinala siya sa doktor o sa center doon at binigyan siya ng gamot ng doktor ay hindi naman talaga yan basta-basta gagaling. May mga antibiotic daw siya doon na mga gamot pero syempre naman ay kailangan ng time at araw talaga bago gumalik yung nararamdaman ni Lola Ninita. At pasalamat tayo dito kay Kuya Panding sa asawa niya at kay Ate Jennifer na hindi talaga niya pinapabayaan itong si Lola Ninita. Makita din natin na sinubuan nga ni Ma'am Lani ng lugaw itong si Lola Ninita kahit papano ay kumakain. Kailangan talaga ni Lola Ninita na pagtiisa na pakainin, subuan. Dito nga ay sabi nga si Kuya Panding na swerte ni Lola Ninita kasi sinusubuan siya ni Ma'am Lani samantalang hindi man lang niya magawa doon kay Kuya Panding PS, di ba? Dito parang naglalambing si Lola Ninita, parang bumabalik sa bata yung ugali niya. Di ba? Nakakatawa si Lola Ninita pero nakakaawa kasi nga matagal-tagal na rin na hindi pa gumaling yung nararamdaman niya. Parang wala pa rin siyang gana at sabi niya nga ay may lagnat siya. Napakahirap talaga pag dito sa lalamunan mo masakit. Ganyan. Kahit na may sipon ka nga masakit yung dito mo. Kaya nga nilalagnat daw itong si Lola Ninita. Kaya wish ko Lola Ninita sana ay gumaling ka na. Huwag mag-arte-arte pilitin yung sarili mo na kumain kasi andyan naman si Ate Jennifer na tumutulong sa'yo talaga na ginagawa niya yung lahat para makakain ka, magpalusog ka, magpagaling ka, Lola Ninita. Hindi kami sanay na ganyan ka lagi na matamlay, na walang kasigla-sigla, nakaupo ka lang, nakapangalumbaba ka lang, ay huwag alagaan yung sarili. Alagaan dapat yung sarili, Lola Ninita, para na rin yan sa kapakanan mo. Kasi alam ko na marami ka rin yung pagkain dyan na na-stack. Diba? Kasi nga maraming mga sponsors din na nagbibigay sa'yo. Isa na yan dyan, si Kuya Panding PhD, sila Grace Official na andyan lagi sa'yo na na binibisita ka. At siyempre araw-araw naman talaga ay may feeding program na ibinibigay sa'yo. Kaya maganda yan, lalong-lalo na sa mga gulay. Kahit na yung sabaw na lang, Lola ni talaga ng kunting kanin, makakain ka lang kahit kunti ay okay na yun. Basta makapag lagyan ng kunting laman
yung ano mo, yung tiyan mo ay okay na yun kasi nga umiinom ka ng gamot. Dito nga ay nagdala nga dito si Kuya Panning PH ng gamot niya, yung pinapatak niya lang para inumin ni Lola ni Nita. Mas maganda talaga yung maligam-gam lang na tubig yung iinumin niya. At sabi nga ni Kuya Panning na iwas-iwas muna kumain ng malalamig at mga ice cream. Kaya Lola ni Nita, huwag matigas yung ulo. Sundin kung ano yung sinasabi sa'yo. Maganda yung pakainin yung mga lugaw lang, yung mga hindi siya matigas. Yung saging sana, ismash mo lang yung saging at pakainin si Lola ni Nita. At syempre, yung tubig na iinumin niya ay yung maaligam-gam na tubig. Kasi nga, para naman yan sa lalamunan niya. Maraming ang, sa live nga ni Kuya Panning, ay maraming nagsasuggest kung ano yung magandang gawin o painumin kay Lola ni Nita para naman ay gumaan-gaaman yung pakiramdam niya. Kasi nga, napakasakit at napakahirap. Nasakit yan yung sa lalamunan at may ugam itong si Lola ni Nita. Kasi nga, ulan-init ngayon yung panahon ay normal lang yan. Kahit dito nga sa amin ay may time talaga na may ugam tayo kahit na matanda tayo. Kaya yung ugam na yan ay walang pinipili. Bata, matanda, pag dinapuan ka talaga ay dadapuan ka. Kasi nga, kulang yata yan pag may ugam kay kulang ka sa mga vitamins at sa tubig talaga. Kailangan mo nang uminom ng maraming tubig. Kaya maraming salamat dito kay Kuyang Panning PH, sa asawa niya, sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta dito sa kay Lola ni Nita. At syempre kay Ate Jennifer na andyan palagi na nag-aalalay at nag-aalaga kay Lola ni Nita. Tama yan, Ate Jennifer, ay mahalin natin at ipakita natin, iparamdam natin sa mga magulang natin na kung gaano natin sila kamahal. Kasi nga gaya ng sabi ko lagi, na utang na loob natin sa mga magulang natin yung buhay natin. Kaya naman ay ipakita natin at ibalik natin sa kanila yung sakripisyo nila sa atin noon. Tumbasan din natin hanggat kaya natin habang nabubuhay pa sila sa mundong ibabaw. Ipakita natin na hindi sila nag-iisa at minamahal natin sila bilang mga anak. Ipakita natin yan at iparamdam yung pagmamahal natin sa mga magulang natin. Kaya yun lang mga langga, more power, more blessings to come and Jesus love us.